What's up mga bro, magandang araw sa inyong lahat. Muli maraming salamat sa Diyos dahil nagkaroon ulit tayo ng pagkakataon para makagawa ng tutorial. Okay mga bro, kung nakikita nyo, maroon tayo dito ang DL150. Ito na yung pinakita ko sa inyo nung nakaraan. At ang problema nito mga bro ay yun nga yung namamatay pag ginamit ng mga 10 minutes or 20 minutes, hindi na napapaandar. At doon din sa mga nagtatanong, kasi napakarami yung nagtatanong mga bro, yun talaga yung nagiging issue ng DL150. Kung gusto nyo mawala yung ganong sakit, magpalit kayo mga bro ng carburetor ng TMX155 or 125. Pwede rin naman magpalit kayo ng jettings kung wala kayong pambili ng buong carburetor, kahit yung jettings ng yung palitan nyo. Yan ang solution dyan. Tapos kung nakita nyo mga bro, ayan, magre-rewiring tayo nito, kasi yung motor na ito ay walang push start, walang headlight, walang signal light, brake light, tail light at busina. Wala lahat, putol-putol na. Yan yung ituturo ko sa inyo ngayon. Okay? So bago natin umpisahan, kung bago ka pa lang sa akin channel, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe at pakipindot ng notification bell para po lagi kayong updated pag mayroon tayong mga panibagong videos na i-upload. Bago natin umpisahan, ipapakita ko muna sa inyo yung mga wiring. Ayan. Yung starter relay, yung starter solenoid, hindi pa natin na-check yan. Pati yung starter motor. Kung makita nyo naman mga bro yung mga wiring, talagang wala ng pag-asa. Yung brake, ito. Yan. Yung sa Rossi, yung green na may stripe na yellow, yan yung ating brake light, no? Brake light yan. Tapos, sa starter relay man mga bro, marami na akong tutorial nito eh. Kung gusto nyo talagang panoorin, matutunan yung mga step by step tutorial. So marami na akong tutorial nito. Ito yung starter solenoid natin. Yung isa nyan, papunta ng battery. Dalawang terminal yan, nakita nyo. Yung isa, papunta naman ng starter motor. Tapos mayroon dalawang wire. Ito. Minsan green, tapos pink. Minsan naman yellow na may stripe na kulay red. Yan naman yung ating trigger. So pag nagkaroon ng supply yan, nagtitrigger itong relay. Parang relay lang yan nung kinakabit natin sa busina, parehas ng function. Kaso mas mataas yung kayang dalhin ito. Ayan. Pag nagkaroon ng supply itong dalawa, magtitrigger yan. Kung mapapansin nyo naman, ayan, putol-putol yung mga, ano niya, putol yung mga wiring. Tapos yung, ito, yung black, in-splice nila yung kulay dilaw. Papunta dito pink. Yan, direkta dito. Tapos pagdating dito, ayan, nakakabit sa negative. Yan, wala palang fuse yung battery. Ibig sabihin, ang kailangan lang dito mga bro ay yung return papunta ng positive. Babaybayin natin to. Posible, putol yan, itong kulay yellow na may stripe na red. Dito tayo, para makita nyo. Ito, yan. Ito yung wiring. Hanapin natin yung yellow na may stripe na red. Ito, nakahiwalay na pala. Ito naman mga bro, ayan. Pag nagkaroon ng supply ito, ng positive, dapat magti-trigger na yon. Ito naman yung nakakabit dito sa push button. Ito, mayroon dalawa dito. Yan, yung green. Yung green sa accessory wire, pwede naman magkabaliktad dyan. Wala naman polarity yung switch natin eh. Kahit alin dyan magkabaliktad, walang problema. Tapos mga bro, wala rin itong ano, walang indicator, primera, segunda, tercera, fuel, wala. Yung ilaw, wala. Kaya i-rewiring natin talaga buo. Rewiring ng buo. Pero siguro mga bro, hindi ko may papaliwanag sa inyo ng step by step ano. Kasi mahaba masyado. Tsaka meron ako mga tutorial nito kung gusto nyo panoorin. Siguro i-search nyo na lang mga bro, or ilalagay ko yung link sa baba, sa description. Kung mapapansin nyo, wala rin siyang handle switch. Kasi meron ditong handle switch mga bro, pinabili natin siya. Pero mga men, ito yung stock na handle switch niya. So wala nang mga pindutan. Ayan, or switch na. Tapos, kung makita nyo, balat-balat na talaga. Ayan, tapos nakabili siya ng pang XRM 110. Oh, kaputi. Masa ko. Ang problema naman, sa XRM 110, kulang yung wire niya. Ayan, tapos yung socket iba. Yung stock, yung socket, dalawang socket lang. Ito, madami, kaya magkakaroon tayo ng conversion na mangyayari. Pero napakadali lang nito mga bro, ano? Ayan, papangalanan natin para mayroon kayong idea. Hindi ko na ito ituturo ng step by step, ha? Kasi mayroon ako mga tutorial nito. Ayan. Mayroon ditong, dito tayo,
10 wire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, isa-isahin natin para mayroon kayo. Yung orange sa signal light, yung light blue sa signal light, left and right yan. Tapos yung gray, supply ng flash relay. Yung white, supply sa low. Yung brown na may stripe na red, yan yung pass light. Yan. Yung blue, sa high beam ng ilaw, yung blue. Yung yellow, yan yung supply galing light coil sa stator or sa regulator rectifier. Supply yan, naka-battery drive. Ito yung mga bro yung kinakat pag gusto nyo mag-battery operated ng ilaw. Yan yung yellow na yan. Tapos yung light blue or light green, blue-green, yan naman yung ating busina. Supply sa busina. Yung brown sa park light. Tapos yung black, yan naman yung ating accessory wire. Okay? So, ganun lang. Pag sasamahin nyo lang dito yan. At siya na yung gagawa. Ngayon naman, ang ituturo ko naman sa inyo mga bro ay aayusin ko muna itong wiring. Ito. So, electrical tape natin ito mga bro. Kasi wala akong tester na gamit. Pero di ko lang kung saan tayo mag-umpis eh. Ang gawin na lang natin, itry ko yung starter niya mga bro. Kasi ang gusto lang ng mayari, magkaroon ng push start kasi nahihirapan siya mag-kick. Magkaroon ng push start tapos headlight. Yun lang ang gusto niya. Eh sabi ko, pwede natin gawin ng selector switch. Na-check ko na rin kasi mga bro yung sensor niya. Ano? Ito. Ayan. Yun yung selector switch natin, yung sensor. Gear sensor yan. Negative polarity yan ha. Ito yung mga wiring niya. May lima siya. Yung green dapat neutral, primera, segunda, tercera, kwarta. So ito yan, sakit na yan. So chinik ko na rin ito, ang gumagana na lang yung segunda. Sabi ko, kung gusto mong, kahit okay pa yung ano natin, okay pa yung ating mga indicator, gear indicator, kung sira naman yung sensor, hindi rin mapapagana ito. Eh sabi niya, kahit ano lang, wag na lang daw, yung ilaw na lang, tsaka yung starter. Kaya yun yung ito troubleshoot natin. Pero isasabay ko na mga bro yung signal light kasi yung nabili niyan switch kasama yung busina tsaka signal light tsaka ilaw. Kaya papaganahin natin lahat ng nandun. Okay? Pero yung nandito siguro mapapagana natin yung park light niya. Pero yung sensor, gear, wala na yan. Pero hindi pa sira yan mga bro ha. Okay pa kasi yan, na-check ko na isa-isa yan. Okay pa yung ano niya, yung indicator. Ang problema is yung wiring dito. Basa ito mga wiring na mga bro. Kasi nabasa yata ito sa dagat nung bagyo yung motor na ito. DL150 mga bro. Di ko alam kung ano model to. Pero para mga 2010 or 2008 model. Kasi naka-AC siya eh. Di ba yung DL natin naka-battery drive yung CDI. Ito naka-AC drive oh. Meron siyang black. May stripe na kulay red. So ngayon mga bro. Tuturuan ko kayo kung paano mag-short ng starter. Yan. Kahit hindi natin i-on. Hindi natin i-on ha. Anuhin muna natin to kasi walang fuse. Naku mga bro, huwag niyong gagayahin to. Dapat lagi may fuse yung mga motor nyo kasi in case na mag-grow ng short yan, dapat fuse muna yung maapektuhan bago yung wiring. Yan. Asan yung test light natin na malupit, bro? Yan. Okay. Meron tayo, dala ko mga bro yung test light, ano? Ito yung test light na malupitan natin. Ito ah, mga bro ah. So, ididikit natin to sa negative body ground. Tapos, sabi ko sa inyo, yung isa nito, laging may supply yan. Ito, yung isa dito, di ko alam kung alin dyan. Pero, sigurado, 100%, yung isa dyan, laging may supply. Rekta ng battery. Yan. Op, hindi yan. Hindi ito, mga bro. Ito. Yan. Kita nyo, umilo yung test light natin. Ito yung galing ng battery. Okay, kada men, meron tayo dito yung sidekick. Pag sinort natin yan mga bro, dapat pag-crank yung ating starter. Pag hindi nag-crank yan, posible may sira ang starter. So, try natin i-short. Kahit naka-off mga bro ha, kahit naka-off. Yun, naririnig nyo naman siguro. Okay na. So, naririnig nyo, nag-crank yung starter. Ibig sabihin, okay yung starter, okay yung relay or starter solenoid. Ang hindi dyan okay mga bro ay panigurado ay wiring. So subukan naman natin. Sabi ko sa inyo, ito yung trigger. Ito yung trigger wire. So dalawang wire, isang positive, isang negative pag sinuplayan nyo. So tatry natin ito mga bro kung kaya nyang mag trigger pa. Kasi posible starter relay yung sira pag hindi na siya nagtitrigger.
Sukot tayo ng wire mga bro, supplyan natin to ng positive at saka negative. A few moments later. Ayan mga bro. Bali, binalatan ko na 'yan. Ito yung trigger natin ah. Tapos yung pink na 'yan galing ng ground ng battery 'yan. Labo ng camera natin. Galing ang ground ng battery, tapos ito yung wire galing ng ano 'yan, positive. So i-try natin i-supplyan to. Home game. Mas kailan din dito tinigi. Oh yeah. Op. Ibig sabihin, isa pa nga para sure. Op, okay na, okay na, okay na. Okay mga bro, maliwanag ah. Okay yung starter solenoid. Ang problema niya is wiring. Is wiring. Ang problema niya mga bro ay wiring. Okay? So basic na yan. Madali na yan. Kailangan lang natin ito. Kailangan lang natin ito mga bro. Mapagapang natin yung papunta dito. Rewiring natin eh. Ito na yon. Ito na yon. Yung isa dito is accessory wire. Yung isa is return. Di ba? Ang gagawin natin ngayon, itong trigger, ito yung trigger mga bro ah. Yung trigger na yan, ito. Siguraduhin nyo na yan ay papunta dun sa ating solenoid. Yan. Tapos, ilalagyan natin ng electrical tape to. Tagal kasi ni Hagido. Shoutout sa mayara nito, si Hagido. Ang tagal mo. Kailangan ko na yung wire at re-rewiring na natin itong motor mong napakalupit. Yan. So, ginawa natin ng paraan mga bro kasi putol-putol na talaga. Ang dami ng mga putol. Ito mga bro, pinagawa na to sa iba. Kung makikita nyo naman, dami ng mga pinagdudugtong ano. Yung orange dito, pagdating dito, kulay green. Kaya ito ay nirewiring na rin ng iba. Ang problema naman ay yung pakatip ay masyadong manilipis. Kaya pag nababasa, naglalaglagan. Ayan. So ititip natin. Lagyan natin ng tape. Tapos, ilalagay na natin dito sa head. Kasi ayusin natin yung push start nito. Kasi isa yun sa mga gusto ng may-ari na maayos yung kanyang push start. Kasi nahihirapan siya mag-kick. So, lagyan natin ng electrical tape yan. Okay? So, pagkatapos natin na may electrical tape yan, kung mapapansin nyo, nalagyan na natin electrical tape. So, pwede na natin ilatag dito yan. Banat, Jigo? Buti na lang mga bro, nakakuha tayo ng assistant. Kasi mahirap nito, nagtatrabaho tayo. Tapos, naghahawak po ng camera. Yan. Okay? So, maikli yung ano. Maikli yung mga sakit nung pagkagawa ng unang nag-rewiring. Yan. Siyempre, salpak natin yung igni ito. Salpak mo, talpakan na yan. Ignition switch. Ano, yung kasana? Bagol. Ay, yung wire na ka, bagal ka? Nakula ako, wire na ayot. Ito pala yung mayari, oh. Hindi naman kasa din. Shout out sa Lasing na mayari. Yan. Kaya kung makikita nyo mga bro, bali, nailatag na natin yung harness niya. Tapos nakibit na natin yung accessory wire ay yung ignition system or yung ignition switch. I-check natin ito kasi isa sa problema ng motor na ito mga bro ay walang mga dashboard. Ay wala yung ilaw yung display niya. I-double check natin itong supply. Itong kulay itim, yan yung accessory wire. Dapat, pag on mo ng motor, dapat mayroon itong laman. This light. I-check muna natin mga bro yung kanyang ignition system. Ano? Ignition switch, ano? Yung kulay red na yan, rekta sa battery yan. Kahit naka-off yung susian, mayroon yan. Yan. Okay? Tapos, yung kulay yellow, yan yung accessory wire. So, pag inon nyo yung motor, dapat mayroon yan. Tiyo natin. Yan. Mayroon na. Tapos, ito yung black sabi ko sa inyo kanina. Yung supply ng display yan, ano, ng signal light. Tapos, ng ilaw dito sa may fuel gauge. Dapat mayroon yan. Yan ang problema mga bro, wala ano. So lalagyan natin ang supply yan. Kukuha tayo dito sa accessory wire. So dito naman sa socket na ito, mayroong mga ano yan, mayroong mga positive dito na supply. Ito wala. Ito mayroon. Ito mayroon. Yan, so pwede tayo dito kumuha ng supply. A few moments later. Okay mga bro, kung nakikita nyo ay umuulan na naman dito sa atin. At hindi ko na napakita sa inyo mga bro yung mga ginawa natin. Makikita nyo. So, na-tape ko na. Naikibit na natin yun sa
starter solenoid. Tapos ito mga bro, ay chot. Nara makan. Ito mga bro, yung tail light tsaka brake light niya, ay wala na talagang pag-asa, palitan ng socket. Putol na yung ano, yung brake light tsaka yung grounding, putol na. Tapos yung may-ari ay wala pang pambili na signal light. Yung isa mayroon. Tapos yung wiring, ito, ikikibol tayo na lang natin. Ayan, kung mapapansin nyo, yung wire harness, ito na yan. So, nabalutan natin ng electrical tape na kulay itim. Tapos yung headlight, so okay na lahat mga bro. Pati yung handle switch, na ikabit na natin. Hindi ko na napakita sa inyo mga bro, kasi meron naman ako mga tutorial nyan. No, paano mag-convert, ano. At, ayun kasi mga bro, umuulan, no, kaya minadali ko na kanina, hindi ko na nakuha na ng video. Pasensya na kayo mga bro. Kung meron kayong gustong itanong, huwag nyong kalimutan i-comment. Ay para masagot ko pag alam ko ano mga bro. Bali ang ginagawa natin, ayusin ko na lang itong mga ano, wiring nya. Yan. Pero kung makita nyo mga bro, i-check natin o. Yan. So pag inun mo, yan. So may ilaw na yung display. Pati yun sa fuel gauge. Tapos, sabay na yung headlight. Kasi yung handle switch na ito ay wala siyang park light. So rekta sya. So isahan lang. Pang XRM kasi. Tapos, yan, hi. Yan. Okay. Ano, kabita na. Tapos busina mga bro, nakabit tayo ng bago. Bagong kabit, pero hindi bagong busina. Ano pa rin hagido? Shoutout sa ating malapit na may-ari. Pakit na. Ha? Shoutout nyo na yung chicks mo. Mag-contour na. Ay, yan, lakas ng ulan mga bro. Kaya hindi ko na nagawa ng video kanina eh. Pirings ng rakal. Okay? Ayan. Oh, mayroon. Tapos signal light. Ayan daw. Oh. Left. Ayan. Right. Right tsaka left mayroon. Ang wala sa kanya talaga ay yung high beam. Yung indicator ng high beam. Tapos yung sensor mga bro, yung indicator, okay yung ano, gear indicator niya, walang problema. Ang nagkakaproblema dito, nung binaklas ko, yung sensor, yung gear sensor, bungi-bungi na yung ano niya, yung sensor nga. Kaya kahit saan siya tumatama, naka-neuter ka, nagiging kinta, nagiging kwarta. So hindi na kayang i-repair. Kaya pang i-repair mga bro, pero kailangan ng tinga, tapos barena. Eh wala naman tayong dala, no. Okay, siguro hanggang dito lang yung video natin. Maraming salamat sa panonood at ride safe. Siya nga pala, shoutout muna sa ating malapit na kaibigan, Mr. Promoter D at Kapropawis TV. At sa ating kaibigan, paring Guto, Sandik Cabrilla, shoutout. Kita Doc, shoutout. Okay mga bro, so hanggang dito lang. Maraming salamat at kita-kita tayo mga bro sa susunod na video.